tao. Magaling mambola, pero alam ko pag nagsisinungaling. Tinaas, tinaas. Parang puro ding-dong yan. Tinaas si Kian. Bakit si Kian? Alam mo naman to. Siyempre, kantahan ka lang niya, hindi... Ayun ay, lang! Ay, gusto ko pati legs open, gano'n. Pero ang maganda dito, sa relationship naman namin, kahit pa paano, alam ko na honest. Yun talaga yung sabi ko, oh, honesty ah, mag-best friend tayo. Wala kang matatago sa aking sekreto. So parang siya, oh sige, kaya alam na alam ko pag nagsisinungaling. Talagang, ha! Well, ako, iba yung insert shot ko kay Dong, pag sisinungaling tungkol sa akin. For example, tapos na ako magbuntis. Siyempre, pakiramdam ko, alam mo yung mga balaka mo, lumaki. Parang, ayan. Parang sabi ko, Dad, no, tingnan mo, parang, ano ko ba? Ang sexy mo! Ayan! Pero alam mo namang hindi! Ay, mga ganun! Oh, ay, magaling! Grabe naman! Si Papa Drew. Si Drew. Oh, eh, kasi honest siya masyado sa akin eh. Tulad ng... Kahit masaktan ka, honest siya. Sasabihin niya lahat. Sasabihin niya lahat. Sasabihin niya yung totoo. Kapag maalit yung naluto ko para sa kanya. Oo, sasabihin niya. At saka kahit yung kunwari, eh, syempre conscious ako sa katawan ko. So pag feeling ko na, oh my gosh, honey, oh my, I'm really gaining weight. Oh my gosh, tumaakit na yung ano, yung numero dun sa scale natin. Rather than sasabihin niya, hindi. Sasabihin niya na, but I love you. Oh, yeah. Oh. Of course, because you're gonna be a mama. Oh, so, diba? Parang, oh, chewy cheesy. Ito, medyo ano to ah, nakakatakot magalit. Pero, Masyarep Magmahel. Masyarep Magmahel. Taas ng picture. Ano ba yan? Sige. Ay! Masyan yan! Hindi, kasi si Dong ang taong walang masamang tinapay sa kanya. Lahat ng tao nang makakilala siya, lahat ng kaibigan sinasabi nila, mabait talaga si Dong. So, totoo talaga, kapag ang tao mabait, nakakatakot talaga magalit. Pero importante, Masyarep Magmahel. Masyarep Magmahel. Hindi siya masarap magmahal. Talaga? Ubod ng sarap. Ah! Ah. Naiinggit naman kayo. Ng morning, kasama pa rin natin ang soon-to-be mom na si Iya at ang new mom na si China. Siyempre ang paniniwala ng mga buntis na kapag buntis ka ay kumakain ka for two. Well, siguro, pero huwag naman siguro sobra, no? Oo. Siguro mas maganda kung kakain ka yung mas masustansya kasi siyempre makaka-apekto yun sa baby. So, ang ituturo ko ngayon, napaka-simpling recipe lang nito. Na pero, high in protein. Uy! May ganun. At syempre, pwede sa buong pamilya ang tofu sisi. Yehey! Bukod sa inyong dalawa, makakasama rin natin ang isa pang mommy na nasa kanyang bahay, si Mommy Rhea. All the way from Cubao, aba mula sa kanyang bahay, makikikook along sa atin si Mommy Rhea! Hi, Mommy Rhea! Ayun, ito si Mommy Rhea, isa sa mga sumulat sa atin sa Facebook at gusto niya daw makasabay magluto ang nag-iisang Marian Rivera. Yun! Masyaday! So, ready na kayo at ready na si Mommy Rhea? Yes po, ready na. Gawin na natin ito. Let's do this! Okay. Ang una natin gagawin, oil. Okay. Okay. And then, garlic. Naku, Iyan, hindi ka ba sensitive sa garlic? Kasi may ibang buntis na ayaw yung amoy garlic eh. Garlic! Okay pa naman ako sa garlic. And then, sibuyas. Teka lang yan, aling onion dito merong red, merong white. Well, yung white, kasi pang garnish natin, pang last na itong sibuyas na pang garnish. Violet. After nyan, yung tofu na. Ito na! Tofu. Yung tofu, pwedeng mas pisa-pisain, mas okay. Pisa-pisain ang tofu. Oo. Okay. Well, depende naman sa mga mommies kung gusto nila buo, ayaw nila lang labog, o sa ibang mommy na gusto rin labog. Mommy Rhea, sumusunod ka ba dyan? Kamusta ang pagluluto mo? Yes, nakakasunod, syempre. Ay, wow! Okay daw. In fairness, Mommy Rhea. Parang ayaw naman malabog nung ano. Okay, eto optional. Lalagyan natin ng siring labuyo. Yung iba, especially pag buntis, di yata pwede ang maanghang. Lalagyan na ba natin to ng ano, asin? Hindi pa. Pwede na, lalagyan natin ng salt and pepper. Salt and pepper. Alam mo yung paminta. And then, pwede natin ilagay ang mayo. Mayo. Okay. Ano pang pwedeng ano gamitin bukod sa mayonnaise? Kung wari, si Kian hindi mahilig sa mayonnaise. Well, kahit naman ano pwede, pero syempre, yung mas
Totoo kasi kapag may sisig, pag may ganito, may yun talagang nilalagay. O pag naging okay na ito, siguro parang medyo nagba-brown-brown na, ilalagay na natin siya sa ating sizzling plate. Gusto mo yung parang lang pa akong hindi nalalagay. So magiging ganyan na yan. After nyan, lalagyan na natin ng liquid seasoning. And then, ilalagay na natin ang ating onions. Onions. So, lalagay na ako. Kusa na yung mag-a. Of course, hindi pwedeng walang egg kapag sizzling. So, ilalagay lang natin siya sa ibabaw. So, kala nyo, expert ako dito. Hop! Iyon! Ayan, ready na ang ating tofu sizzling. Yay! Ay, ka na kayo, tikman natin. Mami Rhea, kamusta ang luto mo? Ang sarap. Maraming salamat, Marian. Siguradong magugustuhan ito ng asawa ko. Thank you, Mami Rhea. Well, ito ha, paalala lang sa mga mamis dyan na gusto rin makikook along kagaya ni Mami Rhea. But just like our Facebook page, dahil doon po kami pumipili ng mga isinasama namin sa show. Ang taray, oh. At saka,